ang mabuting balita para sa araw na ito. Purihin ang Diyos sa huling araw ng 2018. Pasalamatan natin siya sa di mabilang na mga biyaya at pagpalang tinanggap natin sa buong taon. At humingi rin tayo ng kapatawaran sa mga pagkakataong nagkulang tayo sa pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang paghandaan natin ang pagsalubong sa taon 2019 sa pamamagitan ng temtim na panalangin at pasalamat. Atin ang pagnilayan ng mabuting balita mula kay San Juan, Kabanata 1, Talata 1 hanggang 18. Sa simula'y may wikang salita na at kaharap ng Diyos ang salita at Diyos ang salita. Kaharap na nga siya ng Diyos sa simula, sa pamamagitan niya niyari tanang mga bagay, at kung wala siya, walang anumang nayari. Ang nayari ay buhay sa kanya, at liwanag ng mga tao ang buhay. Sa karimlan sumisikat ang liwanag, at di ito nahadlangan ng karimlan. May taong sinugo ang Diyos, Juan ang kanyang pangalan. Dumating siya para magpatotoo tungkol sa liwanag, upang maniwala ang lahat sa pamamagitan niya. Hindi yung liwanag, kundi patotoo tungkol sa liwanag. Pagkat paparating noon sa mundo ang liwanag na totoo, na siyang tumatanglaw sa bawat tao, bagamat nasa mundo siya, at sa pamamagitan niya nagawa ang mundo, hindi siya kilala ng mundo. Sa sariling kanya siya pumarito, at hindi siya tinanggap ng mga kanya. At naging laman ang wikang salita, at itinayo ang kanyang tolda sa atin. At nakita niya ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian mula sa Ama na bagay para sa bugtong na anak. Kaya lipos siya ng kagandahang loob at katotohanan. Nagpapatotoo sa kanya si Juan at isinisigaw, "Siya ang aking tinutukoy! Nagpauna na sa akin ang dumating na kasunod ko, sapagkat bago ako'y siya na!" Mula sa kanyang kapuspusan nga tumanggap tayong lahat. O, abot-abot na kagandahang loob, sa pamamagitan ni Moses ibinigay ang batas. Sa pamamagitan ni Hesukristo naman dumating ang kagandahang loob at ang katotohanan. Kailan may walang sino mang nakakita sa Diyos, ang bugtong na anak lamang ang nagpahayag sa kanya. Siya ang nasa kandungan ng Ama. Kumusta kayo? Ito si Lilia Antonio na magbabahagi ng pagninilay ngayon. Kay Inam na sa huling araw ng 2018, ang pagbasa ngayon ay tungkol sa simula ng paglikha at pagmamahal ng Diyos sa tao. Sinasabing pahiwatig ito na ang plano ng Diyos sa atin ay tunay na walang hanggang pakikiisa sa Kanya. Sa gayon, ang buhay natin para ring singsing na pabilog na walang malinaw na simula at wakas. Kung paanong laging magkaugnay sa buhay ang pagsilang at kamatayan, gabi at araw, ligaya at lumbay. Ang mahalaga'y patuloy tayong maging matatag at huwag mawawala ng pag-asa sa walang katapusang siklong ito ng buhay. Amen. Isang masaganang bagong taon sa inyong lahat. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kaibigan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang magalak tayo't ipagdiwang ang pagsilang ng ating manunugos. Ang Emmanuel, ang Diyos na suma sa atin. Ang mabuting balita para sa araw na ito.